Sa laban nga ng Lakers at ng Chicago Bulls kanina, etong si Anthony Davis sa third quarter ay na-eject nga sa laban. At marami nga ang nagsasabi na sinabotahe nga daw itong si Anthony Davis. Very unfair nga daw yung pag-eject sa kanya. At ganito nga mismo ang nangyari dyan mga idol. Si Anthony Davis kasi ay nakapag-commit ng turnover tapos nawala yung kanyang sapatos. At syempre, kinakailangan mong isuot yun bago ka magtuloy sa laban. At usually, ang mga referee ay hinihintay nga ang isang player kapag nga may problemang ganon. Hinihintay na matali ng maayos yung sapatos. Pero sa kaso ni Davis mga idol, etong referee ay hindi na siya hinintay. Hindi pa nga nakapagsintas ng maayos si Anthony Davis, etong referee, binigay na nga agad ang bola sa Chicago Bulls para ituloy nga ang laban. Kaya nga itong si AD mga idol ay nagalit. May sinabi nga siya sa referee. At bigla na nga lang siyang binigyan ng technical foul at na-eject na nga siya dahil sa laban niyang nila yon ay second technical foul niya na. Pero nga mga idol, sinabi nga rin ng mismo pati mga Bulls fans, sinabi very unfair daw yung ginawa kay AD. Eh hindi pa nga ayos ang sapatos ay pinagpatuloy ng laban. Yangat meron ding karapatan na parang maggalit at magreklamo si AD sa referee. Kaso itong refereeing ito ay mainit ang ulo at galit hata kay AD dahil agad-agad walang pasabi, technical foul agad ang ibinigay sa kanya. So ano bang masasabi nyo mga idol tungkol sa ejection ni Anthony Davis? Sa tingin nyo ba unfair nga iyon kagaya ng sinasabi ng mga fans? At mali rin ba na ipinagpatuloy nga ng referee ang laban kahit itong si AD ay iisa pa lang ang sapatos? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. Pero anyways mga idol, sa laban ngang ito, itong Chicago Bulls, tinambakan ng Lakers 121-103. Si DeMar DeRozan naging Michael Jordan with 38 points, 65% sa kanyang field goal percentage. Si Lonzo Ball naman mga idol ay may 27 points at si LaVine ay mayroong 26 points. At ang player niyang inaabangan lahat ng Lakers fans na si Alex Caruso ay mayroong 0 points. Pero meron siyang 5 assists, 6 rebounds at 2 steal. At para naman sa Lakers, kahit papano ay may positibo pa rin naman sa labang ito. Dahil ito nga si Talen Horton-Tucker ay nagpakitang gilas at pinatunayan na worth it ang ibinigay sa kanyang kontrata ng Lakers. Sa second game niya nga sa kanyang pagbalik, 28 points ang kanyang itinala mga idol, meron siyang 6 rebounds at 2 assists. At ito naman si Russell Westbrook ay may 25 points, 6 rebounds at 8 assists. Si AD naman na na-eject ay meron niyang 20 points sa 27 minutes na kanyang paglalaro. At yan nga mga idol ang nangyari sa laban ng Lakers at ng Chicago Bulls. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!